So mga palangga, mainit na mainit ang pangyayari dyan ngayon sa Davao City kung saan merong 19 police commanders na pinagtatanggal o pinagugurgur o nareshuffle, tinapon sa kung saang-sang mga bundok ng hibok-hibok ng bangag na gobyernong ito. At syempre, may akda nito, wala na pong iba kundi ang polboronic na gobyerno at ang mga namumuno na patuloy na nagpapahirap sa inyo at patuloy na nangangamkam. So kung tatatandaan ninyo mga kababayan, noong June 10 ay ni-raid yung mga ari-arian o mga properties ni Pastor Kiboloy o ng KOJC. Diba? 5 properties simultaneously ang ni-raid ng dalawang batalyon na galing sa Maynila na ang may akda ay ang bangag na gobyerno. So natatandaan niyo ang KOJC sa may Samal Island, Davao del Norte. So yun yung pinunterya nila, di ba? Nakakagalit talagang napanood ninyo kung paano ang ginawa nila dyan sa members at syempre yung mga kabataan sa Davao City para talagang gipitin si Pastor Kiboloy, mga kababayan. So ngayon, totoong eksena dito ay panggigipit ng gobyerno ni Bangag Jr. na talagang tugisin si Pastor dahil nag-failed nga sila noong June 10. So right after 3 days, nung nag-failed sila, yung kanilang mga dalawang batalyon mula sa Maynila, itong si Police Brigadier General Nicolas Deloso Torre ay inassign right away, 3 days after, di ba, nung nag-failed ang kanilang pag-raid sa mga ari-arian ni Pastor Kiboloy. Kaya pinalitan nila ay si General Aligre Martinez. Pinatinanggal siya. Right? So ngayon mga kababayan, ano yung impact nito sa atin? So napakasimple lang. Hindi talaga para maglingkod itong si Torre dyan ng para paayo ay itama kung ano man yung mga hindi tama dyan sa Davao City, kundi to target Pastor Kiboloy. Kasi hindi nila maipaliwanag kung ano yung reason bakit mayroong reshuffling. Diba? Tinanong yung regional police officer, isa sa mga regional police officer doon, kung ano ang reason bakit nagkaganito. Ha? Bakit mayroong reshuffling na nagaganap? So wala silang maisagot mga palangga. Mga kababayan, hindi nila masagot-sagot kung ano yung kadahilanan. So meaning, kung hindi nila masagot-sagot kung ano yung kadahilanan, malinaw pa sa sikat ng araw, ito ay usaping politika. Okay? Pinopoliticize ang Davao City. Bakit kamo? Gusto nga nilang tugisin si Pastor Kiboloy dahil si Pastor Kiboloy ay kaalyado ni Pangulong Duterte at administrator, of course, sa ginawang administrator si Pangulong Duterte recently, di ba? Ni Pastor Kiboloy. So ganito po kawalang hiya ang gobyerno ni Bangag. 19 na mga police commanders. Ano ang plano nila dyan, mga kababayan? Okay, bakit siya pinalitan? Kasi nga, gusto nilang talagang lapastanganin ang batas, mga kababayan. Gusto nilang iabusuhin at talagang ipagtupatupad nila yung kanilang panggigipit, pangsisikil sa mga tao, katulad ni Pastor Kiboloy. Dahil sabi nga, kung a reason bakit siya tinutugis, dahil sa hindi niya pagsipot sa Senate hearing. Dahil alam niyo naman dyan, sa Senate hearing, mga jejemonyo naman yung mga nanda dyan. At what do you expect? Paglalaroan ka lang ng mga peste na yan, so yun yung purpose talaga nila. So itong reshuffling na ito at pagpalit sa 19 police commanders na ito, isa lang po ang mensahe nito mga kababayan. Targetin ang gusto nilang targetin. Pahirapan yung mga 19 police commanders dahil nag-failed yung kanilang pag-re-raid. Hindi nila na-aresto si Pastor eh.
hindi natupad yung kanilang pag-abuso sa batas, so nag-recruit na naman sila ng bagong mag-aabuso sa batas at tutugisin si pastor. At I don't know kung ano pang pwede nilang gawin. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga men and women in uniform, ganito na lang ba kayo na patapos kayong mag, sabi ko nga, nakapag-aral kayo, pinaghirapan nyo, kung ano man yung mga na-reach ninyo, o mga achievement ninyo dyan sa buhay, mga achievement ninyo sa inyong mga pwesto as commanders, tinatanggal na lang kayo ng walang explanation. Tama ba yon? Na pag pinagtripan ka, tatanggalin ka na lang ng basta-basta. So at wala pong ibang intention ang mga ito, kundi personal, vested interest, and political. Maraming problema ang ating bayan. Maraming mga nadudukot na mga kabataan, na mga sangkatauhan. Maraming natitigi ngayon. Maya-maya nandyan sa social media, sa media, na walang habas na gumugurgor. Imbis na ipalaganap ni Bangag Jr. ang peace and order, not only in Davao, but sa buong ang Pilipinas, ang inaatupag ay mang politika. So ang intensyon nitong reshuffling na ito ay wala nang iba kundi si Pastor Kibolo. Imagine nyo, nadi-jeopardize ang peace and order not only in Davao, ng buong Pilipinas, dahil lang sa paghihiganti. Well, wala nga silang dapat paghigantihan kay Pastor Kiboloy dahil putyutang ginimes, mga kababayan, million, multi-million ang ginastos ni Pastor Kiboloy para i-accommodate lang niya si Bangag Jr. sa Okada during the campaign period. Wala siyang dapat paghigantihan si Lisa Tanas. Kundi sila talaga ay likas na diablo. Likas na kaska, walang pantay yung kanilang kasamaan. Nuknukan ang kawalanghiyaan. Kaya mga palangga, mga kababayan, ulit, dahil ang issue natin dito ay mga kapulisan, I hope talagang kayo ay magising. Dahil nung panahon ni Duterte, ang kanyang mga tinugis ay ang mga talagang sindikato, ang mga polboronic manufacturers, mga kasabwat, mga malalaking ang polboron lord. Tapos ito si Marcos Jr., ang tinutugis mga taong walang kinalaman o walang kinalaman sa droga o walang ginagawang kahindik-hindik sa ating bayan, kundi dahil sa trip-trip lang nila. Ito po ang nangyayari sa isang bansa, lalo na ang Pilipinas, kung ang presidente mo ay bangag na bangag na bangag. So you have to get up bago pa kayo ang susunod na mga gugurgurin. I'm talking to you, men and women in uniform. Paulit-ulit na kung kayo ay mga bulag at hindi nyo to nakikita, ewan ko na lang kung saan tayo hahantong sa bansang Pilipinas kung patuloy ninyong magkikibit-balikat at magbubulag-bugalagan sa ginagawa ng Lisa Tanas at Bartek, Budol, Sindikato, Mafia, lahat na, name it, at mga kasabwat ni Marcos Jr.